Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinampal. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon ang ating ginugunita si San Antonio de Padua, isang pari at pantas ng simbahan. Kaya ating iniaalay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo, ang oo. Ngayon ay mananatiling oo, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo na ipinangaral namin na sina Silvano at Timoteo ay hindi oo. Gayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa kaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tumanglaw ka, lingkod mo, at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan.
Natamuyo ang aking minimiting kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan. Ngayon ako'y lingunin at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sangayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako'y pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol, at walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagi ng inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa atin pong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Sa ating ebanghelyo ay maliwanag naman ang gustong tukuyin ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay inaanyayahan niya na maging asin at maging ilaw ng sanlibutan. Alam natin ang asin, ito ay nagbibigay ng lasa, at ang ilaw, ito ay nagbibigay ng liwanag. Pero alam po ba ninyo na mayroon po silang katangian, ang asin at ang ilaw, na hindi inihahayag yung kanilang sarili. Sila ay parabagang tahimik na nagbibigay ng kanilang sarili. Pansinin po ninyo, ang asin ay nagbibigay at nagpapasarap sa sinigang o sa nilaga o sa anumang pagkaing ating niluluto. Pero hindi natin asabihin masarap yung nilaga, masarap yung sinigang dahil sa asin. Ano ho, hindi na ho natin nakikilala o hindi na ho napapansin yung ginampanan tungkulin noong asin. Kundi nandun na siya sa nilaga o sa sinigang na ating hinihigop na nagbigay ng lasa, pero tahimik na siyang nagbigay ng kanyang sarili. Na kaya naging masarap yung nilaga ay dahil dun sa asin. At pansinin din po ninyo yung katangian po ng liwanag. Yung nag-ataglay po ng liwanag, hindi na ho siya pinapansin.
kundi ang pinapansin na lamang natin ay yung ibinibigay niyang liwanag. Halimbawa, ito po sa atin hong simbahan, may napansin po tayong mga ilaw, mga bumbilya. Hindi na ho natin yan pinansin kung anong klaseng bumbilya. No. Basta ang pinakamahalaga sa kanya, maganda siya sapagkat siya ay nagbibigay ng liwanag. Pero yung may dala ng liwanag ay hindi na ho natin pinapansin. No, kaya ang brand niya, ang ilaw na yan, Firefly? Wala na ho nagtatanong ano ho. Kundi yun na ang ating pinapansin ay yung kanyang ibinibigay na liwanag. Kaya mayroong katangian yung asin at yung ilaw na yung nagdadala ay hindi na ho pinapansin, kundi tahimik na na siyang nagbibigay ng kanyang sarili. Kaya ito po yung atin hong magandang pagnilayan ngayong araw na ito sa ating paggawa ng mabuti. Kung minsan, kinakailangan natin ipinangangalandakan pa. Kung minsan, kinakailangan pang banggitin ang ating pangalan na kapag hindi nabanggit ay nagiging masama ang ating kalooban. Kakalungkot minsan pagka mayroong mga tarpulin, ano ho, mayroong binabati. Halimbawa ay, congratulations. Tapos yung bumabati ay malaki yung pictures at yung binabati ay pangalan lamang ang nakalagay. No, merong mga ganyang mga sitwasyon, ano ho, na kapag tayo'y nagbibigay ng kaloob o donasyon, minsan kinakailangan pa nating ilagay yung ating mga pangalan. At kinakailangan pang makita sa social media ang atin hong mga mukha. Pero yung hamon sa atin sa Ebanghelyo ngayon, yung nagbibigay tayo ng ating sarili, nagbabahagi tayo ng ating sarili, pero tahimik tayong nagbibigay. At ano yung binanggit doon sa hulihang bahagi ng ating hong Ebanghelyo? Ang sabi dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa. At ito po yung maganda, at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Na yung lahat ng iyong pagbibigay ng sarili, pagbibigay ng lasa, pagbibigay ng liwanag, ang naluluwalhati ay hindi yung may dala o hindi yung nagbabahagi, kundi yung naluluwalhati ay ang ating Ama. Kung bagay yung asabihin sa iyo ay salamat sa Diyos at dininig niya ang aking panalangin sa pamamagitan ng iyong kabutihan. Na ginagawa mo ang maraming bagay na mabuti, hindi para ikaw ay luwalhatiin, kundi para ang luwalhatiin at ang papurihan ay ang Diyos. Muli ho, ang asin at ang ilaw ay katulad ng ating buhay. Dapat tayong magbigay ng lasa, dapat tayong magbigay ng liwanag, pero hindi natin inihahayag ang ating sarili, kundi ang ating inihahayag ay ang kalwalhatian at ang kapurihan ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang banal ay magdudot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay binibigyan ng pagpaparangal sa pamumuhay niyang totoong uliran sa pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa mga pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Antonio de Padua at ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu sa Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagabi ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin ng buong lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana kakasala sa ipahintulot sa tukso at iariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second Collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na dinulot kay San Antonio de Padua ng iyong pagdingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo na anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po'y pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo po itong mapapansin, ay sira na at kailangang ipagawa ang extension area sa gilid ng main charts. Atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais makibahagi sa paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Claygo, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay may mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. At loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparaang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaang unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo, taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag kanyang pagaling at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.